Welcome back dito sa channel natin. So magbibigay tayo ng update tungkol dito sa LRT 2 East Extension. So hindi na dapat ako magbibigay ng update tungkol dito sa project na to kasi natapos na to eh. Tapos nagkaroon na ng inauguration at saka operational na to. Pero may nakita akong isang major problem dito sa istasyon na ito, ang Antipolo Station. So ayan, nandito tayo sa SMSinag Footbridge dito sa May Marcos Highway. So ayan, mapapansin nyo, yung kabilang side ng Antipolo Station ay walang hagdan. Ayan, dito sa side na to, walang hagdan from the ground para umakyat at mababa yung mga pasahero ng LRT Line 2. So hindi ko alam kung bakit ganyan yung design ng station na to. So pupunta tayo dito sa kabila at makikita naman natin na mayroong hagdan dito. So sa ngayon, kapag bababa ka dito sa Antipolo Station, dito ka bababa sa kabila, tapos aakit ka dito sa footbridge na ito dahil dito sa kabila yung sakayan papuntang Antipolo. So yung mga sakyan na yan ay pabalik ng Quezon City pamunta ng Marikina. So ayan, dito tayo sa kabilang side ng Antipolo Station. So makikita natin na normal siya, meron siyang hagdan, may escalator, may elevator pa. So sa tabi ito ng SM Antipolo Masinag. So ayan, dito naman tayo sa kabila. Ayan, mapapansin nyo, walang hagdan mula dito sa kabilang side. So paano ka aakyat para sumakay dito sa station na to? So dito sa side na to, ang meron lamang ay yung elevator na yan na nag-iisa na nakasarado ba at hindi pa operational. So kahit na magbukas ba yung elevator na yan, hindi pa rin kakayanin dahil ilan lang ba ang kasya sa isang elevator, tapos dulong station pa to. So kapag last station, lahat ng tao doon magbababaan, mag-uunahan. Sa ngayon ay mapipilitan kang umakyat dito sa SM Masinag Footbridge na ito dahil dito lang sa kabila yung may hagdan para bumaba at umakyat. Doon sa kabila ay wala. So tatawid ka pa rin dito sa footbridge dahil nandun nga sa kabila yung sakayan papuntang Antipolo. So it defeats the purpose kung bakit ka nagtayo ng Antipolo Station. Tapos wala namang hagdan. So ayun, makikita nyo, walang hagdan from the ground doon sa kabilang side. So ayun, makikita natin. So hindi ko alam kung in the future ay lalagyan pa to ng hagdanan dahil alam naman natin tapos na to, nagkaroon na ng inauguration, naging operational na. So sana malagyan ng hagdan dahil ngayon lang ako nakakita ng train station na sa kabila lang merong hagdan para umakyat. Ayun, tingnan mo sa kabila, oh, walang hagdan doon. So paano aakyat yung mga tao kung nandun ka sa kabilang side? At yun dapat, yung area na yun, dun ka bababa dahil dun nga yung eastbound papunta ng Antipolo. So guys, ito ay observation ko lamang dahil ito ay isang malaking inconvenience para sa mga bababa at sasakay dito sa Antipolo Station dahil nga, ayan, makikita natin dito lang sa kabila may hagdan at doon sa kabila ay wala. So sana in the future malagyan ng hagdan yan dahil isang malaking question kung bakit sa kabila lang may hagdan dito sa estasyon na ito. So ayun guys, nabata tayo ng ulan. So sana malagyan ito ng hagdan dito sa kabilang side dahil napaka inconvenient kung akit ka pa bababa ka pa dun sa kabila at akit ka pa ng footbridge dahil dito ka pa rin sasakay sa kabilang side. So ito guys ay observation ko lamang. So mag-comment kayo dyan anong reaction nyo dito sa problema na nakikita ko dito sa Antipolo Station. Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaction. Alright guys, don't forget to like and subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka naman sa susunod na mga videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching.